Yeah, good day. So this time mga parna, bibigay tayong ano dito, reaction or opinion or anong masasabi natin dito, komento natin sa nag-viral sa Pure Gold. Hindi ko alam kung anong branch to, pero ang sistema rito eh hinarang malapit sa exit si Manong or Tatay, no, sabi, parang nabasa ko sa comment, senior citizen ata to. Basta si Ate, may isang guard, tapos yung isang naka-violet, parang yung posture pa lang, parang bagsak to sa ano eh, customer service eh. Kasi kahit na mystery security, dapat hindi ganyan yung posture par, no? Lalo't alam niya may camera na. So may pagkukulang dito, o hindi ko alam kung may ugali talaga to, o dahil napahiya siya. So panoorin natin mga par, no? Kung ano yung nangyari. Yeah, so ito sistema. So doon pa lang eh, doon pa lang sa hinarang nila sa exit. Walang problema doon eh, pero dapat i-inform mo na maayos yung tao na medyo nasi-suspect siya kami. Pero dapat in a nice way pa rin, tsaka yung proper posture ng katawan. Si ate naka ganun. Nakapang ano eh, nakapang tagapagmana pose eh. Di ba? Yung mga ganito kasi, dapat yan in private yan, sinesearch. Diba? Maganda rin yung ginawa ni Manong dito kasi nga nag-video siya o may kasama siya nag-video para mas okay, kasi maliban natin kung may tani man din sa ganyan, diba? So yan talaga number one na mag-aaral sa atin, maniligtas sa atin yung pag-video, diba? Para both side ligtas o di kaya malalaman kasi na mali talaga. Dito talaga malakas ang loob ni Manong na talagang wala siyang kinuha, okay? Tapos si ate parang hindi niya maano ngayon dahil may camera, no? So parang gusto niya pang magmatigas na ewan. Hindi ko siya ginajudge, pero mali pa. From posture pa lang tsaka proseso, maling-mali. Dapat siya sa loob. Kapamewang. Sino bang ano na ito? Security agency na ito. Dapat tumao rin. Tumao sa proper posture pa lang. Dahil pa yung mga VIP ng mga ano eh. Ayan, pinasasorry niya. Nakaganon pa rin siya yung posture niya. Oh. Yun yung sinasabi ni Manong na dapat daw doon pa lang nakita may kinuha ko ng program. Hindi kasi pwede yun. Actually, yung ibang shoplifter, praktisado rin yan. Okay, pag kinumpronta mo kasi yan na nailagay sa gamit, pwede yung sabihin, babayaran ko bakit? Bakit mo ko ano eh, pwede ko pang bayaran naman to. Pwede pa kasi mag-alibaya. Praktisado rin yan mga parno. Ngayon, ang ano talaga dyan, pag talagang 100% kang nakita mo nilagay niya doon sa bag niya or inipit niya sa katawan niya, ang gagawin mo talaga dyan is tumimbre doon sa kasama mo sa pinto. At pag medyo nakalampas na, okay, medyo nakalampas na sa barrier ng pinto ng butik niyo or ng store niyo, yun pa lang yung time na pwede mo siyang ikumpronta. Okay? Kasi kahit naman lumabas yan sa mall, eh, may mga mall guard pa rin na pwede mo kausapin. Ngayon, ayaw niya makapag-usap. That's the time na ihingi ka ng tulong sa admin mall, mga security, para dun siya i-search o dun tayo maghanap kung ano man yung nakita natin. Okay? Basta yun ang natatandaan kong tinuro rin sa akin ng mga tropang security sa mga mall. Okay? Pag may nakita ka shoplifter, suspicious looking, bantayan mo. Pero hanggat nasa loob, hindi mo pwede kumprontahin yun. Okay? Hintayin mo muna makalabas sa pinto bago mo maayos na kumprontahin para walang iskandal, kasi mamaya nga maling hinala ka. Dapat kasi lamang ka dyan eh, lamang yung kaalaman mo, no, kaysa sa kanya. Kasi yung mga yan praktisado yan. Yung iba kasi may kasama eh. Pag may kasama yan, para lilituhin ka yan. Kung unang lookout dyan sa gwardiya rin. Okay, kaya nagkakaroon ng mystery guard or mystery security para din sa talaga sa mga matitinding shoplifter, no? Pero ito talaga legit, hindi siya shoplifter kasi nagpa-video pa siya mismo. Nagpa-video pa si Manong na talagang unti-unti niya nilalabas yung mga laman ng bag niya. Si atin naman, yung posture part, talaga napakaangas pa rin, napakayabang pa rin. No? So, alam ko nagkaayos na to, pero ang gusto ko lang i-share dito sa inyo, yun nga, if ever maka-encounter kayo niyan, sa mall, or nakita mo, halimbawa, ay puta, nilagay sa bag ni ate yung ano, ganito, ganun. Tapos susumbong ka agad sa security. Mag-ingat din kayo. Kasi hindi lang nag-iisa yan minsan. Okay, so ang awareness natin dyan, much better na gumawa ka rin ng paraan kung paano mo ma-i-relay doon sa manager, doon sa mga security guard, na yung taong yun ay parang suspicious or may kinuha na may nilagay na.
Ang gagawin kasi ng mga yan, pag alam nila nakita sila dahil nga natimbrihan sila ng mga kasama nila nasa labas or mga kasama nila nakatutok sa gwardiya, eh baka minsan, lalo ngayon madami ng gadget par, may headset na yan. So pagka sinabi yung bitawan mo na nahuli ka, lalabas lang yan ng walang dala. Yo, so mababaligtad yung sitwasyon, sasabihin pinagbibitawan. Dami na oh, nagtitingin na ni mga tao sa labas. So napakaano, pwede pa talagang balikan ng ano dito. Magkakapera pa to si Mano pag kinasuhan niya yung ano na yan. Yung naka-violet na yan. Kasi yung isa, yung naka-uniform na lady guard, parang tamang ano lang siya eh. Parang hindi pa niya alam kung ano nangyayari. Siguro baguhan lang din, no? Pero substandard yung proseso na dyan mo kausapin at ipalabas lahat ng mga ano. Kasi mag-aanoan yung mga tao eh. Diba? Once na nakapuka ko ng ganyan, par good as scandalous na rin yung ganyan. So dapat yan, nasa private talaga. So yun lang. Minsan kasi, yung pagiging vigilant natin or pagiging alert, hindi mo alam yung tamang proseso, mababaligtad ka pa. Okay, so dahil may experience din ako sa ganyan, kahit staff ako dati, eh, shinare ko na sa inyo. So again, yun lang for this day mga par.